Santo. Amen. Sinino ang Panginoon. Ngayong Miyerkules na po, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa. Napakapakasakit kamatay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ang Kwaresma ay sinisimulan sa pamamagitan ng pagpapahid ng ako sa loob. Binatanda ang pagdaramati o pagsisisi sa mga nagawang nating mga kasalanan. Sumalot ang tandang ito ng pagsisisi dapat sa bayan o pagmamayan ng tapat na pagbabaliit, pagbabalik loob ng metanoia o ng pagbabagong loob. Umasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sa hindi natin na nagawa ito sa pamamagitan ng sarili natin kakayanan dapat. Wala ko tayong pag-isisi ngayon kasi yung mismong pagkapahalit ng Ako, yun na po mismo yung ating pag-isisi kasi yun ang talaga pinakapunto ng pagkapahalit ng Ako. Yung pag-alaala ng ating pagiging makasalanan at ang pag-isisi sa laparang Diyos. Ang maraming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang masimulan namin ngayon sa banal ng pag-uusang magtiis na ang kagutuman ang pag-ipagtugkalian bilang mga kapangin ni Kristo sa aming pagsupo sa mga salama sa pamumuhay sa Espiritu maging amin nawang sandata ng pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Balik sa amin, kayo mag-ayuno, manangis at magdalamati. Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pa kitang tao lamang. Magbalik-loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya ay magandang loob at puspos ng awa, mapagpanunod at tapat sa kanyang pangako. Lagi handang magpatawad at hindi mapagparusa. Maaaring niwasin kayo ng Panginoon at bigyan ng kasaganang ani. Kung sa gayon, maaaringbago natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hindi mo yun sa ibabang ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo lahat ang matatanda at bata. Pati mga sanggol at mahil ang mga bagong kasal. Mga sacerdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambanan. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan o Panginoon. Huwag mong tumutang kami na makipagtawanan ng ibang mga bansa at tanim. Nasaan ang iyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan kami sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan ng mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahan ng loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo ang yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y hindi mo nagustuhan. Isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. O
Ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupilin ka sa gitna ng madla. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y binilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yan ang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamahit namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinatuluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahon nararapat. Ngayon na ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri na namin ang Panginoong Hesus.
Sumino ang Panginoon. Nasaan si Ricardo Sabino? Napitad nito sa Aligao. Napitad nito ng Apos. Ronnie Calising. Wala si Ronnie Calising. So, Cinco Maritis Angeles. Wala. Taudencio Dalumpines. Happy birthday, Ronnie Matose. Chris Biade. So, Valentino pa rito, no? 14. Nestor Adriano. 16. Happy birthday po, no? Mario Gadiano. Happy birthday mo, no? Kahapon. Ryan Arcilia. Happy birthday, 25. Margarita Salonga. Presente. So, happy birthday po sa inyo. Medyo pinahuli ko po yung pagbabi at pagpanalangin po namin sa celebrators, ano, na ngayong buwan ng February, no, kasi ngayon ay Ash Wednesday. Mabuti na lamang, no? Walang may birthday ngayon, no? Kasi Ash Wednesday, no? Kanina ay may nag-birthday, no? Kung sa mga kanina sa parokya, Sister Shonen, kasabi ko yun. Una-una kayong maganda kayo, no? At pagkaano mo at abstinensya. No? So, mamaya po pagbigyan natin ng pag-uwi ito yung pagkaano mo, no? At abstinensya. Pero ito yung bagyo na kung saan ay pinagpiliwan natin ngayon ang araw ng Miyerkules ng Apo. No? Miyerkules di Sinisa. As Wednesday. Na kung saan ay ilalagyan tayo ng abo sa ulo. Bilang tanda na tayo ay sa abo ng galing, sa abo tayo babalik. At dahil nga sa ulo sabi natin eh, ay pagkakataon lang maging tanda na tayo ay nakita natin na bilang tao tayo nagkasala, nagkamali, nagkulang sa ating mga tungkulin, kaya tayo hindi tayo magsisi, no? Magsisi ng ating mga kasalanan at nagnanangis na magsisikap na ito ay mapag-ibago, no? Mapag-palibago sa lalo mas nakagandang pagkilos, no? Para lalo tayo makatulong sa panawagan ng ating Panginoon sa Kristo. Ang nagtanong ay, sabi pa rin saan pa sa Biblia na makikita mo na naglalagay ng abo sa mga loob. Well, alam po natin ang nilagyan ng tanda sa loob ay walang iba kundi si Cain. Bahagi yun na kung saan ay dahil siya ay tinatakam ng Diyos, no? Sa loob. Gawa nang siya ay pumatay sa kanyang kapatid na si Abel, no? So, pinagyan siya ng tanda sa noo, no? Hindi naman sinabi lang po yun ay abo, no? Pero bahagi yung abo po, no? Para po sa loob ng tipat, makita po natin ito ay makita natin na dalawa po yung tanda ng pagsisisi sa loob ng tipat, no? Lalang-lalang kapag makita ninyo kay Jonas, no? Kay Jonas, na kung saan ay nangaral siya sa Nineveh, no? At sa kanyang pangaral sa Nibiyang Salim, kayo ay magsisi at tumalikod sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo ay mapapahama. So, kahit na mo yung ari, ay tumugod. Kaya ang ginawa ng ari, no? Siya ay dalawa ko siyang tanda ng kanilang pagpapahay ng pagsisi. Una, ay nagsuot ng sako. Kaya siguro po, ang nakita natin yung sako ngayon ay parang may plastic, no? 2,000 years ago, hindi ba uso ang plastic, no? Yung sako ngayon na kanilang sinusuot doon, kung tawagin natin ngayon, ay katsa, no? Pero yung katsa natin ngayon, refine na ho yun, no? Medyo malambot na, no? Pero yung katsa 2,000 years ago, no? Ay hindi yung ganun kalambot, no? Yun po ay may makati, no?
sa katawan. At bahagi yun na kung saan ay may matigas.